Welcome back to The Score. Usapang college naman tayo. Konting throwback kasama ang ating mga MPBL players. At okay, sige. Ikaw, Jonathan, you played in the States. Gab played for LaSalle. Alan played for Mapua. Robin, and you when you were in college. Siyempre, pag naglalaro tayo, lalong-lalo na pag college tayo, siyempre, talagang gigil tayo to prove ourselves on the court. Eh. Pero meron ba tayong, pag nakakalaro ko yung player na yon, gusto ko talaga siyang unahan, gusto ko talaga mas maganda yung laro ko sa kanya. Okay, you first, Jonathan. Let's see, in college, I went to nursing school, so I was a nurse. But, you know, in high school, we played against, like, I don't know if you know, Tyson Chandler and... that's a big name. Okay. Josh Childress. As far as in college, let's say in PBL, I remember in PBL when I first got here. Okay. Yeah, the guy that I had a guard, and actually I think he's probably one of the best in PBA, is Paul Lee. Yeah. So you played against him way back PBL days. Yeah, I played against him like 2009, and then we became teammates. For 5 years. So throughout, let me say six years, I had to always guard him, and he was probably the toughest. Because I always thought that Paul Lee was the hardest to guard, because he's so he knows how to use his body, he could shoot, he knows how to move around, and he's shifty. For you, Gab, sino yung... Ako naman siguro nung kasi out of high school, the top high school recruit. Okay. I guess was Ryan Buenafe. Ryan Buenafe. San Sebastian. Yeah, he was San Sebastian, and he was highly recruited by top UAP teams, yeah. NCAA teams. And tapos napunta pala sa rival school namin, was Ateneo. Actually, angat talaga siya. Laro niya, Ryan Buenafe. So, kasi laki niya, laki, gamit niya yung katawan. Angat na siya. So, parang nung rookie year na, veteran na siya maglaro. And sa kanya nagsimula yung 5-peat ng Ateneo, I think. Mm. So, yun, si Ryan Buenafe talaga yung parang motivation ko na makalaro, makalaban. To see kung nasaan ako. Kasi angat talaga siya eh. Parang veteran na talaga siya. Nun. Tapos, ano yung pagkakaiba nung noon? Kasi syempre nakakalaban mo rin siya ngayon sa MPBL. Yung ngayon, nakakalaban mo na siya. Ngayon kasi parang wala na siya sa condition eh. Pero, grabe yun ah! Pero nung kalaban job namin, dun, ha? Ibang-iba siya nung Ateneo. Pero nung sa Zamboanga, effective pa rin siya eh. Galing pa rin eh, nandiyan pa. Kasi yung smarts, di mawawala yun. Mm. Pero as you grow older, yung physical aspects ng basketball, magde-deteriorate. Pero yung basketball smarts, nandiyan pa rin. Galing pumasa, ang galing magbasa ng sitwasyon, alam niya kung kailan titira, alam niya kung kailan discarte. So, angat na angat talaga siya. Ryan so, ngayon, pag nakatapat namin siya ulit, parang yun. Yun yung Ryan Buenafe. Ngayon, MVP na. O yung ginawa nung Ryan Buenafe. Naging MVP na nung dito sa MPBL. Ayan. So for you, Ryan Buenafe. Ikaw naman, Alan Mangahas. Si Kojak Miligrito. Kojak Miligrito. Okay. Kasi nung college kami, sobrang bully kasi nung team nila, Letre. So, siya yung tatao sa'yo. Kailangan mo magpa-condition. Kailangan mo isipin bago matulog kung ano gagawin ang letran sa'yo. Kasi sasaktan ka, sobrang physical nila. May time pa baka karamdam ka ng suntok. So, may mga cheap shots din sila. So, siguro yung letran talaga yung pinamahirap sa akin, tsaka si Kojak, kasi siya yung kabantayan ko noon. So, yun, nakatulong naman sa akin si Kojak sa pagtagal ng basketball career ko. Kasi nasanay na rin ako kasi rookie year pa lang ako. Binubugbog na eh. Kaya yun, kaya nasanay rin. Tsaka thank you kay Kojak. Thank you daw, Kojak. Igrito, nakakalaban mo pa rin siya ngayon. Ayan. Nakakalaban nga. Tsaka yung mga siko-siko na ngayon, di pa rin nagbabago. Eh. Lumilipad pa rin. Eh. Pinaparamdam niya pa rin sa'yo. Kojak Miligrito. Iba-iba tayo. Ha? O sige, ikaw, Robin Ronyo. Ako, sino-sino nga ba? Madami, tatlo kasi yun eh. Tatlo? Oo. Madami, tas tatlo agad. Si UAP. Si Kiefer Abena, si Terrence Rome, and sila Roy Sumang. Talagang kasi pag sila kasi nakakabantay ako, parang na-challenge kasi ako. Kasi ako kasi, yung time ko sa NU, defensive player ako, stopper ako ng mga offensive players talaga. Kumbaga yun yung role ko sa team namin before. Kumbaga yung offense kasi darating lang yun. Kumbaga pag sila nakakalabang ko, sila Kiefer, sila Roy, sila Terrence, is alam mo yung parang yung motivation mo, kailangan mo i-stop siya. Diba, parang one stop at a time lang. So, pag na-stop mo siya, parang alam mo yung gigil, yung asar, ako kasi parang
mapangasar kasi ako pag ako yung bumabantay sa iyo. So nakaka-challenge. Uulitin mo talaga. Uulitin ko talaga. Pero ikaw, may per player, may natatandaan ka ba na isang moment na talagang hindi mo makakalimutan nung binabantayan mo sila? I think si Roy Sumang, nung na-ankle breaker ako noon sa Phil Oil. Oo. Kasi, ano, parang... Na-ankle breaker. Na-ankle breaker talaga ako. Inaasar-aro. Parang hanap nga yung highlight na yan. Okay. Phil Oil yun sa Summer League. So, pre-season ka. Pre-season yun. Parang last 2 minutes, yun, ako bumabantay. And then, isang crossover. Talagang na-ankle breaker talaga ako. Tapos na-shoot pa. Na-shoot pa, wala. Next time, masa-stop mo na. Yun yung motivation mo. And then, what was it like experiencing it firsthand when you played for Rain or Shine? Well, in Red Bull, he was yelling. And then when I played for Rain or Shine, he was yelling. Uh-huh. And then when I played for NLEX, he was yelling.